Siya ang naging karelasyon ng komedyante na si Pocwang sa loob ng 6 na taon. Siya ay dayuhan sa ating bansa, ngunit pinakita niya ang kanyang pagiging pusong Pinoy. Kamakailan ay laman siya ng mga usap-usapan matapos na kumpirmahin nila na hiwalay na sila ni Pocwang. Si Lee O'Brien, sino nga ba siya? Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Lee O'Brien. Personal life. Ang American actor na si Lee O'Brien ay pinanganak noong September 29, 1975 sa Walnut Creek, California at lumaki sa San Francisco Bay Area sa bayan ng Orinda. Siya ay nag-aral ng kolehiyo sa University of Washington sa Seattle kung saan siya isang varsity football player at naglalaro ng lacrosse. Kung pagbabasihan ng Instagram feed ni Lee, ay mababakas ang pagiging malapit nito sa kanyang pamilya at ang pagkakaroon ng palagiang komunikasyon kahit na magkalayo. Ang kanyang mga magulang ay sina Bill at Marilyn, habang ang kapatid naman niyang babae ay si Marie. Noong kabataan niya ay mahilig ding maglakbay si Lee. At una nga sa naging destinasyon niya ay ang Europe at Central America. Matapos nito ay dinala naman siya ng kanyang paglalakbay sa Latin America, kung saan ay nanirahan siya sa iba't ibang bansa, kabilang na rito ang Costa Rica, Panama, Peru at Ecuador sa mahigit 10 taon. Sa pananatili niya sa naturang mga lugar sa matagal na panahon, ay dito natutuhan niya ang pagsasalita ng lingwaheng Spanish at Portuguese. Acting bug. Sa kasagsagan ng kanyang paglalakbay at paninirahan sa Latin America ay nagkaroon ng interes si Lee sa acting. At noong 2012 sa kanyang pagbabalik sa San Francisco Bay Area ay sinimulan niya ang kanyang karera sa pag-arte. Hindi naman nabigo si Lee dahil lumabas siya sa ilang TV shows sa Amerika tulad ng Smosh, 50 Ways to Leave Your Lover, I Solved a Murder, The Elixir, Little Daddy, Murder in the First, and I Almost Got Away with It at marami pang iba. Showbiz career. Taong 2014 ay makasama si Lee sa TFC movie na Edsa Woolworth. At dito ay gumanap siyang leading man ng comedian actress na si Pocwang na siyang bumida sa naturang pelikula. At sa tambalang ito, sino mag-aakalang mabubuo ang isang pag-iibigan? Mula ibang bansa ay nagpa siya si Lee na manatili dito sa Pilipinas at tinuloy niya ang kanyang pag-arte at pinasok rin ang mundo ng showbiz. Sa pananatili dito sa bansa ay hindi lang nakilala si Lee bilang karelasyon ni Pocwang, kundi nagpakita din ito ng kakayahan sa pag-arte. Dito ay unti-unti na siya napapanood sa ilang programa sa telebisyon at isa nga sa seryeng nilabasan niya ay ang Kano Loves Pinay sa TV5 noong 2015. Nasundan pa ito ng ilang seryeng tinampukan niya sa ABS-CBN tulad ng On the Wings of Love, Till I Met You, A Love to Last at FBJ's Ang Probinsyano. Maliban riyan ay napasama rin siya sa pelikulang Babaeng Allergic sa Wi-Fi noong 2018 at Kulyon noong 2019. Ang huling naging TV project niya ay sa Kapuso Network nang lumabas siya sa magpakailanman sa episode na Fiancé o Financier, The Rose Vega Story na inere noong April 2022. Relationship with Pocwang. Hindi maitatangging isa nga sa naging daan upang tuluyang makilala si Lee sa mundo ng showbiz ay dahil na rin sa relasyon niya kay Pocwang. Sa isang panayama ay binahagi ni Pocwang ang kagustuhan daw noon ni Lee na pumunta ng Pilipinas at dumating nga ang araw na yun ang ipromote nila ang kanilang pelikula dito sa bansa. Sa isang TV interview kay Pocwang noong February 2015, inamin niya ang tunay na estado nila ni Lee. Pagbabahagi pa niya na wala na umano siyang inaksayang oras kung saan inamin niyang siya ay nagbukas ng usapan sa pagitan nila ni Lee at dito ay tinanong niya raw ito sa kung anong tunay na nararamdaman ito sa kanya. Ikinagulat daw niya na isang halik ang ginawad sa kanya bilang sagot at dito nga raw sila nagkaaminan ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. At noong ang January 2015, naging opisyal ang kanilang relasyon. Embracing Pinoy Culture. Hindi man naging bukas sa mga interview si Lee tungkol sa ibang detalye na kanyang personal na buhay, ay hindi naman nakakaligtaan ni Pocwang na ibahagi sa publiko ang mga magandang katangian nito. Ayon kay Pocwang, ay aminado siyang malaking adjustment ang ginawa ni Lee nang magdesisyon itong manirahan dito sa bansa, pero ganun pa man ay humanga siya sa pinakita nitong pagyakap at pagtanggap sa kulturang Pilipino na isa sa pinakanagustuhan niya rito. Mas Pilipino pa nga raw si Lee kesa sa mga kilala niyang kaibigan na half Pinoy at ang paborito raw itong kainin ay balot at durian at sa loob daw ng isang linggo, hindi pwedeng mawala sa pagkainan nila ay laging hinahanap ni Lee na paksiyo. Sa kanilang pagsasama ay nakita rin umano ni Pocwang ang determinasyon niyang matuto ng salitang Tagalog. A loving father.
you just have to accept that it hasn't happened yet. Ito naman naging pahayag ni Lizzie Sampanayam sa kanya noong August 2015 kung saan ibinunyag niyang nakunan si Pokwang sa una sana nilang baby. Pagbabahagi pa ni Lee na bagamat ninais na nilang mag-aanak, ay naniniwala siyang may tamang panahon para dito at kailangan nilang tanggapin ang mga nangyari at magpatuloy sa buhay. At noong ngang January 18, 2018, ay bakas naman ang walang mapagsidlang ligaya ni Lee nang inanunsyo niya sa kanyang Instagram post ang pagdating sa buhay nila ng kanyang unika iha na si Malia. Bilang ama ay nauna nang sinabi ni Pokwang na isa sa minahal niyang katangian kay Lee ay ang pagiging marespeto nitong tao, lalo na sa kanyang panganay na anak na si May Subong. Nakita niya kung paano ito magpakita ng pagmamahal at pagpapahalaga na hindi ito tinuring na iba. At sa pagdating ni Malia sa buhay nila ay hindi maikikwestiyon ang pagiging mabuting ama nito na makikita sa kanilang mga social media posts at vlogs na pinatutuhanan naman ni Pokwang. Pagbabahagi pa nito na pagdating araw sa pagdidisiplina kay Malia ay maluwag at mabait si Lee na siyang minsang pinagtatalunan nila dahil sa pag-i-spoil nito. Pero naiintindihan naman daw ni Lee ang ginagawang pagdidisiplina ni Pokwang sa bata. Lee as a partner. Mula na magkaroon ng relasyon ay naging bukas na si Pokwang sa pagpapahayag o pagsasabi ng mga katangian ni Lee na siyang kanyang nagustuhan sa lumipas sa taon ng kanilang pagsasama. Nabanggit na rin ni Pokwang na napag-uusapan na nila ni Lee ang tungkol sa pagpapakasal pero naghihintay lamang sila ng tamang panahon. Bukod pa rito ay nakilala din ang dalawa sa sweet na tawagan sa isa't isa na Mamang at Papang. Pagbabahagi pa ni Pokwang na hindi mahirap pakisamahan si Lee at may pagkakomedyante rin ito. Dagdag pa niya na maswerte raw siya rito dahil kuha nito ang ugali niya at nasasakyan ang kanyang mga kabalyuan. Sa tagal na kanilang pagsasama ay hindi naman ikinailan ni Pokwang na umabot din sa puntong may hindi pagkakaunawaan na nauuwi sa pag-aaway. Pero nilinaw niya na pag-uusapan naman nila ito ng maayos at biro pa niya na kung minsan daw ay siya na rin ang umiiwas dahil nahihirapan siya magipagdiskusyon kay Lee kapag Inglisa na umano. Ganun pa man ay malaki ang pasasalamat ni Pokwang na dumating sa buhay niya si Lee na siya ang kanyang naging sandalan at bukod pa rito ay wala rin itong sawang mapakita ng pagmamahal at suporta sa kanilang munting pamilya. End of relationship. At ito nga lang nakaraang mga araw ay ginulat nina Lee at Pokwang ang publiko nang pumutok ang balitang pagtatapos ng kanilang relasyon. Kinumpirma ito ng entertainment columnist na si OG Dia sa kanyang YouTube channel noong July 8, 2022. Na noon pang November 2021, hiwalay sina Pokwang at Lee. Kasunod nito sa Instagram post naman ni Pokwang noong July 10, 2022, nang galing na mismo sa kanya na 7 buwan na nga silang hiwalay ni Lee. Anya, maayos at papayapa raw ang lahat sa kanila ni Lee at bilang magkaibigan na lamang daw, mas nagagampanan nila ang mga tungkulin bilang magulang ni Malia. Palamunin issue. Sana alam ng tao na yung hinuhusgahan nyo na si Lee O'Brien ay mabuting tao naman po. Mabuting ama. Ito naman ang emosyonal na pagdepensa ni Pokwang kay Lee laban sa pang-aakusa ng netizens sa kanya. Aminado si Pokwang na nasasaktan siya sa mga nababasang espekulasyon sa social media tungkol sa dahilan ng hiwalayan nila ni Lee at isa na nga rin ang third party di umano pero mariing pinabulaanan ito ni Pokwang at siniguro na hindi ganong klaseng tao si Lee. Ayon kay Pokwang ay napagod lang daw sila. Dagdag pa sa matagal ang binabato kay Lee noon pa man at magpahanggang ngayon ay ang usapin tungkol sa pera at ang pagiging palamunin o mano nito sa kanilang tahanan. Dito ay makailang beses din na pinagtanggol ni Pokwang si Lee sa mga pambabatikos na ito at iginiit na masipag na tao si Lee na hindi makatarungang makatanggap ng ganitong klaseng aligasyon. Sa mga ganitong issue ay kilala si Lee na hindi mapagpatol at tahimik lamang. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!